narito na ang programang One Nutrition, One Nation. Talakayan at balita ang pangnutrisyon at pangkalusugan ng bayan. Napapakinggan tuwing Miyerkules, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon sa ipilang ito. Narito ang inyong kaibigan at katuwang sa nutrition, si National Nutrition Council Executive Director, Assistant Secretary Bernie Flores. Isang masaya at masustansyang hapon sa lahat ng mga kanutrisyon mula Batanes hanggang Tawi-Tawi. Ako po si Malu Enteria ng Nutrition Information and Education Division, ang pansamantalang humahalili kay ASEC Bernie Flores, Executive Director 4 ng National Nutrition Council, at magkakasama na naman po tayo sa isang oras na sagana sa kaalaman tungkol sa wastong nutrisyon. Dito lamang yan sa One Nutrition, One Nation. Mga kanutrisyon, marami sa atin ang tingin sa mga batang mataba ay cute, 'di ba? Ang ibang mga magulang ay gustong-gusto na mataba ang kanilang mga chikiting. Pero ano nga ba ang epekto ng labis na katabaan sa mga bata? At ano ang epekto nito sa kanilang paglaki, sa kanilang pagtanda? Ang pagiging mataba ay isang uri rin ng malnutrisyon. At mapalad tayo dahil makakasama natin ngayong hapon si Dr. Anthony Calibo, Medical Specialist 4 ng Children's Health Development Division ng Department of Health, upang ipaliwanag sa atin ang issue ng obesity sa mga bata. Makakapanayam ko rin sa linya ng telepono si Mr. Dennis Ladres, siya po ang Station Manager ng Radyo Kinaiyahan 97.7 FM, isa sa mga bago nating Nutriskwela Community Radio Station ay tinatag ng National Nutrition Council sa Malimono, Surigao del Norte. At kukumustahin natin siya sa kanilang performance. At syempre, hindi kompleto ang ating episode kung wala magandang balita at masustansyang recipe na bitbit ng nag-iisang One Nutrition Reporter at Recipe Princess na si Miss Cathy Villanueva. Diyan lamang po kayo, sit back and relax at magbabalik ang One Nutrition, One Nation. Ipinakikilala ang kampyon ng 10 Commandments, si Mang Moy. Commandment number 1, kumain ng iba't ibang pagkain. Iba't ibang pagkain? Yes, mga pagkain nagbibigay ng iba't ibang sustansyang kailangan natin. Alimbawa, sa protina, may itlog, isda at butong gulay. Sa carbohydrates, kanin, mais o tinapay, vitamin at mineral, gulay at prutas. E kung halo-halo? Ibang commandment na yan, Elmer. Sundin ang 10 Commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Ang kampyon ng 10 Commandments! Mang Moy, caller sa line 1. Hello! Mang Moy, pinagtatalunan kasi namin ni Mrs. kung hanggang kailan dapat i-breastfeed ang baby namin. Commandment number 2 yan. Sa unang 6 months ni baby, breastfeeding lamang. Mula 6 months, bigyan din siya ng ibang angkop na pagkain, pero tuloy pa rin ang breastfeeding. 2 taon? O higit pa, para mas malubos ang nutrisyong nakukuha ng bata. Tama pala si Mrs. Sundin ang 10 Commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. One Nutrition, One Nation. Nagbabalik ang One Nutrition, One Nation. Nako, Miss Cathy, ano ang good news mo para sa amin ngayong hapon? Magandang araw, Miss Malu. Pinagtibay ng Senado kamakailan ang Bicameral Conference Committee report ukol sa kalusugan at nutrisyon ng Magnanay Act. Ito ay naglalayong magbigay ng suporta sa mga nanay at kanilang sanggol sa first 1,000 days ng kanilang buhay. Bilang chairman ng Health Committee, ibinahagi ni Senator Joseph Victor Ejercito ang Bicameral Conference Committee report ukol sa pinagtugmang Senate Bill number 1537 o the Healthy Nanay and Bulilit Act at House Bill number 5777 o Kalusugan at Nutrisyon ng Magnanay Act sa Senado. Ayon kay Senator Ejercito, naglalayon ang panukalang batas na pahusayin ang programang pangkalusugan at pangnutrisyon sa pamamagitan ng pagpapaigting ng estratehiya para sa maternal, neonatal, child health, and nutrition program sa first 1,000 days of life.
Gayon din, inaanyayahan ni Senator Grace po ang mga kapwa-senador na suportahan ng First 1,000 Days Program. Dahil ika niya, masosolusyonan ang programang ito ang isang malaking puwang sa panlipunan ng polisiya. Ito yung pakulangan sa pag-aalaga sa mga nanay at mga sanggol. Dagdag pa niya, ang batas na ito ay magbibigay ng comprehensive, sustainable at multisectoral na approach sa pagtugon ng mga problemang pangkalusugan at pangnutrisyon ng mga batang edad 2 pababa, mga buntis at nagpapasusong ina at maging ng mga adolescent na babae. Sa ilalim ng kalusugan at nutrition ng Magnanay Act, tungkulin ng Department of Health, National Nutrition Council, Department of Agriculture at iba pang mga ahensya at lokal na pamahalaan na bumuo ng comprehensive na strategy para sa first 1,000 days ng buhay. Iyan po, Ms. Malu, ang aking dalang good news. Wow, maraming salamat, One Nutrition Reporter Cathy. Ay tunay ngang magandang balita ang hatid mo ngayong hapon at sana patuloy pang umusad ang panukalang ito para maisabata sa lalong madaling panahon. Huwag kayong aalis dahil marami pa tayong pag-uusapan sa pagbabalik ng One Nutrition, One Nation. Ano ang pangatlong kumainment, Mangmoy? Kumainment number 3. Kumain ng gulay at prutas araw-araw. Sa almusal, tanghalian, at hapunan. 3 times a day? Oo ba? 5 servings o higit pa kada araw. Kailangan ito para humaba ang buhay. Mahilig kayo sa prutas at gulay, no? Correct ka dyan, Elmer. Paborito ko ang malunggay at kangkong. Panghimagas ko, saging, mangga, minsan, papaya. Pampakinis pati ng kutis, di po ba? Napansin mo, ha? Sundin ang 10 kumainments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council. Ang kampyon ng 10 kumainments, Mangmoy! Kumainment number 4, kumain ng isda, karne at ibang pagkain may protina. Ikaw, Elmer, anong alam mong may protina? Mga paborito ko, manok, itlog, tukwa. Ano pa? Ang mga butong gulay tulad ng... Alam ko na, sitaw, bataw, patani. Sundin ang 10 kumainments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. One Nutrition, One Mission. Welcome back sa One Nutrition, One Nation. Mga kanutrisyon, handa na ninyo ang inyong mga sarili na matuto ng panibagong impormasyon tungkol sa wastong nutrisyon dahil... technical segment na. Ayon nga sa 2015 National Nutrition Survey na isinagawa ng Food and Nutrition Research Institute o FNRI ng Department of Science and Technology, 3.9% ng mga batang edad 5 pababa ay classified bilang overweight at obese. Bahagyang bumaba ang prevalence mula sa 5.1% noong 2013. Ngunit kung titignan ang trend ng overweight at obesity sa mga bata, ito ay pataas ng pataas. Ibig sabihin, mas dumarami na ang mga batang mataba at matabang mataba. Kaya naman makakasama ko ngayong hapon bilang resource person si Dr. Anthony Calibo, Medical Specialist 4 mula sa Children's Health Development Division ng Department of Health at ipaliliwanag niya sa atin ang issue ng obesity sa kabataan. At kung ano nga ba ang implikasyon nito sa kanilang kalusugan at kinabukasan? At ano ang pwedeng gawin para matugunan ang lumalalang problemang ito? So, magandang hapon, Dr. Calibo, at welcome sa One Nutrition, One Nation. Magandang hapon po, Mamalu, at isang maulang hapon po sa ating mga tagapakinig ng One Nation, One Nutrition. Ayan, thank you, Doc Anthony. Hasuki natin si Dr. Anthony dito sa One Nutrition, One Nation. Ayan. So, Doc, kadalasan pagka nakakakita tayo ng medyo taba-ching-ching, sabi natin, apo, cute na cute, pero alam naman natin na hindi maganda yung sobrang taba, di ba, para sa mga bata. So, paano ba malalaman kung ang isang bata ay overweight o obese na? Magandang tanong po yan, ma'am, para sa ating mga health worker at ating din pong mga magulang, no, na nakikinig, no? At ganun din po sa ating mga paaralan kung saan nandiyan po ang ating mga guro. At meron din po tayo mga school physicians, school nurses, para tumaunawaan natin ang childhood overweight and obesity. Uh-oh. So, pinakamahalaga po muna ay ang pagsusukat po ng timbang at tangkad po or haba po ng isang bata.
At may tinatawag po tayong weight for length or weight for height na measurements po para po sa mga bata. At ganun din po ang tinatawag nating body mass index appropriate po for the age of the child. Mm-hmm. So dalawang sukatan po ito na kinakailangan pong gawin ng isa pong health worker sa pagbisita po ng isang magulang, dala po ang kanyang anak sa ating pong mga health facilities. No? Na, maging ito ay mga urban barangay health centers o ang ating pong rural health unit. At ganun din po sa pagbibisita po sa ating pong mga klinika, either po sa mga clinic po ng mga pediatrician or family physician o sa ating pong mga nurse midwife. Sa pagkuha po ng tamang timbang at haba, mapaplat po ng maayos kung nasaan po ang bata. At kung dito po makikita na ang timbang at haba ng isang bata po ay above sa plus 2, siya po ay overweight. At kung siya naman po ay above sa plus 3, yun po yung tinatawag po natin obese na po siya. No? At tama po kayo na meron pong kaakibat na panganib ang pagiging mataba po sa isang bata. At ito po ang mga health issues na iniiwasan po natin hanggat maaga pa. No? Kung saan sa tamang pagkain, lalong-lalo na po yung caloric management ay isa pong importante po yan. At babawasan po yung mga nakakapagpataba na hindi po mabuti po ng mga calories. So yung mga tatamis na pagkain at ganun din po yung sobrang mamansika. At ganun din po yung kawalan po ng physical na gawain o physical activity. So ito po yung interplay po ng mga factors over nutrition and of course lack of physical activity or there's a sedentary lifestyle. All of this add up po sa ating pong mga kabataan na nagiging overweight or obese. So dapat talaga Doc Anthony no, namo-monitor ang timbang at height ng mga bata. Tama pero Doc, ano po bang at what age po ba dapat na simulan yung pag-monitor? Kailan naman po dapat na mabahala na ang doctor o yung parents kung na tumataas na masyado ang timbang ng kanilang anak? Sa regular po na pagbibisita sa ating pong mga health worker, no? Ganun din po pala ang role po ng ating mga nutritionist dietitian na kung minsan po ay nakukonsulta rin po sa tamang mga pagkain ng ating pong mga magulang, no? Mm-hmm. Sa mga hospital setting or sa public health facilities. Make every child visit po an opportunity to assess the overall nutritional status. So hindi lang naman po kasi overweight or obesity ang ninanais po nating tignan, kundi ganun din po yung other spectrum po ng malnutrition, which is the wasting po. So as early as infancy po, nagpapakita na po tayo ng senyales kung isang bata po ay mayroon pong overweight or obesity problem. Mm-mm. At base rin po dito, magagawa na po natin ang tamang mga paghahakbang. No? So halimbawa po, kung isa pong tanggol, ages 6 months pataas, ay napapansin po natin na sobra-sobra po ang timbang, maaaring mga ilangan po ito ng evaluation. Ano po ba ang kinakain ng isang bata? O kaya po ay meron mo ba siyang medical na kondisyon na maaari pong nagdudulot po ng labis po na pag-gain po ng weight ng isang bata. So doon po nagagawan po ng masusing pag-iimbestiga at nagagawan din po ng tamang hakbangin. Ngayon po, kung sa assessment po ng isang espesyalista o ng isa pong physician, na ito lamang po ay nagdudulot dahil sa kalabisan po ng pagpapainom ng mga sugary and sweetened beverages, o kaya naman po ay lagi pong kumakain sa ating pong mga fast food, no? So dietary intervention po ay malaking tulong na po ng pagbabawas po ng excess na timbang po ng mga kabataan. Kung wala din pong ganong ginagawa at lagi lamang pong nakaupo at wala pong mga ehersisyo na nangyayari at lagi pong naglalaro lang po ng mga computer games, mga gadget. or gadget, no? Therefore po, yung pamamaraan po upang makorek po ito ay malaking
hakbang na po para maunawaan po ng isang magulang na ay, kaya naman pala siya ay excess na po na nagkakaroon ng pagtitimbang kasi wala pong energy expenditure. O kaya naman po ay over nutrition, sobrang kain ang kain pero wala naman pong kapawagan. So, yun po ang kabutihan ng pagkakaroon po ng tamang konsultasyon at ginagawa po yung pagsusukat ng timbang at haba o tangkad at tinitignan din po ang mga practices sa bahay at ganun din po sa mga paaralan po natin. Eh Doc, at sinasabi ng iba, yung hayaan mo lang siya matabas pagbata pa, na-outgrow din naman niya yung pagiging overweight. Totoo ba to, Doc? Yan po yung misconception po ng ating mga gulang na hindi po maganda na ginejeta po ang isang bata dahil mata pa daw po siya. Hindi naman po kasi pagjejeta ang tawag po doon, kundi pagwawas po, po ng tamang pagkain at ganun din po ng paglalaan po ng karagdagang physical na activity upang magamit din po yung mga calories na kinain po ng isang bata, no? So yun po yung kailangan po nating maunawaan. Kung hindi po maaagapan at mabibigyan po ng tamang intervention ang isa pong bata na may overweight or obesity problem, maaari pa po itong magdulot ng mga komplikasyon po kalaunan. Halimbawa po yung paghihilik ng isa pong batang overweight or obesity, maaari po itong no? Paghihilik. Opo. Maaari po itong magtungo sa kondisyon po na tinatawag na sleep apnea kung saan hindi na po nakakahinga ng maayos ang bata at ito din po ay maaari magdulot ng excessive po na pagkaantok at maaari po maka-atesto po ito sa kanyang alertness sa paaralan upang makapakinig po sa kanya pong mga aralin. Ano po? Ang isa rin po ay maaaring magkaroon po ng hypertension at ito din po yung maaari po magkaroon ng epekto po sa puso. At minsan din po yung mga tuhod po ng isang bata po na overweight or obesity, maaari din po mapudpod o magkaroon po ng friction yung kanya pong mga tuhod. Dahil sa weight. Opo, dahil po sa sobrang timbang. At minsan din po, yung pong self-esteem no, ng ating pong mga kabataan na meron pong overweight obesity problem, nabubuli din po yung mga iba na sinasabihan po ng mga mapapanakit na pananalita. At nang sa ganun po, hindi rin po sila nakakapag-aral ng maayos dahil natutukso at nawawalan po yung kanilang self-esteem. At eventually po, ang mga kabataan po na to ay maaaring maging malungkutin nagiging at magkaroon introvert. Po ng mga opo, magkakaroon po ng mga mental health concerns po. No? So, kaya nga po, hanggat maaga, kailangan po nating alamin ang wastong nutritional status ng ating pong mga kabataan at kung meron pong tamang gawin, eh gawin na po natin yon. Huwag na po nating ipagpaliban pa dahil mas mahirap pong magpabawas ng timbang kung sobra-sobra na po ang timbang at hindi po yung madaling mawala po yung excessive weight po na nating na po ng bata. So, nabanggit yun na Doc yung mga effects ng mga ng pagiging overweight and on obese. Pero meron ba Doc na mga bata na mas mataas ang risk sa pagiging obese or overweight? Nababanggit din po kasi na meron pong hereditary component po ang overweight and obesity. Kung saan yung din pong mga practices po sa kabahayan ay nagbibigay din po ng environment kung saan napopromote po yung unhealthy eating practices and unhealthy activities. Ano po, no? So, maaari pong may kinalaman genetically na mamana at maaari din naman pong it becomes more of an environmental concern in the household that led to this kind of problem. So, maaaring mana, pero sa akin pong pananaw, malaki po ang factor na may kinalaman po sa environment. Kasi doon po ang magdidikta kung ano po yung ipapakain sa bata, paano po pinopromote yung pag-e-exercise or
pagkakaroon po ng physical activity ng mga magulang sa kanila po mga anak. Dahil yung mga magulang ang pumipili kasi kung ano ang bibilhin pagkain, no? So dapat sila ang nakakaalam talaga kung ano yung isi-serve sa kanilang mga anak. Tama diba? Po yun, ma'am. Oo. Opo. Oo. Eh, Doc, yung nabanggit nyo yung mga maaaring maging sakit like hypertension. Opo. Yung ano ba, Doc? Pagka obese ba talaga or overweight ang bata? Yung talaga bang sa diabetes ang pag naglilid ba talaga ito sa diabetes? O hindi naman lahat? Opo. Magandang katanungan po yan, ma'am. May tinatawag po kasi metabolic syndrome. Mm-hmm. Kung saan, maaari pong nagkakaroon din po ng pagtaas po ng blood sugar ang mga bata po na meron pong overweight or obesity problem. No? Kung kaya, isang lubos kang pag-examine at pagsusuri po ng ating pong mga doktor ay makakatulong po kung bakit po ba ang bata po na to ay overweight or obesity. Katunayan, may mga condition din po na may kinalaman po sa thyroid kung saan yung mga bata pong hypothyroid ay maaari pong hindi nag-metabolize ng kanilang kinakain na naayos po sa kanilang edad. So, instead po na mag-burn ng calories, sila po tuloy ay nag-aano lang po, nag-accumulate lang po ng fat. So, yan po, kailangan maunawaan po natin that there's a medical evaluation for overweight and obesity concerns among children na kailangan pong tignan maliban po sa nutritional intake and of course physical activity. Okay. So, paano po ba natin, Doc, maiiwasan yung obesity sa mga bata at sanggol? Ang overweight and obesity ay hindi po nangyayari na overnight lang. So, kumbaga po, ito po ay isang proseso na matagal na pong naririyan at na mukhang hindi po na pahinto yung proseso. So, early prevention is better than managing the overweight and obesity. But if you do have an overweight and obesity problem, kailangan po ay gumawa po tayo ng mga hakbangin. So, ano po mga preventive strategies? No? Unang-una po sa lahat, mula pagkabata, breastfeeding po pa rin ang isa sa mga relevant po na intervention dahil po ito po ay nagtataglay ng tama pong taba at asukal para po makuha po ng isang sanggol. At ito din po ang nagbibigka ng tinatawag po natin na satiety or pagkabusog, no? Kasi breastfeeding per demand po yan. So malaking kulong po ang breastfeeding to prevent overweight and obesity in children. Second po ay yung tamang pagpapakain or complementary feeding with continued breastfeeding po, no? So sa pag-introduce po ng ating mga complementary foods, no? Sa mga bata, kinakailangan po yung kabuuan na hindi po masyadong mamantika at wala din po masyadong mga matatamis. Dahil dito po, nagbibigta ng mga food preferences po eventually ng ating pong mga kabataan. Pag maaga pong nasanay sa matatamis at maaga pong nasanay sa mga mamamantika at maalat na pagkain, ito po ang maaari magdulot ng mga problema po sa pagkataba. Ang isa pa po ay paglalaan po ng tamang panahon or oras sa physical activity po ng mga bata. So, maaari pong iengganyo natin na magkaroon po tayo ng activity sa bahay, lalo na po kung weekend, pwede po tayong mag-walk around the park. Oo, family bonding. Opo, in open spaces. I-promote din po natin yung kung kaya po natin maglakad kesa po mag-pedicab, kung malapit lang naman po ang distansya, no? Or yung paggamit po ng elevator, akadanan indis po ng elevator, kung lalo na po kung one flight of stairs lang naman po, no? Tapos po, indis po na lagi pong nanonood ng TV, maglaan lang po ng specific time, let's say, one hour lang po manunood at per day, it, no? Per day po. Tapos po, yung pag-iwas po ng pagkaing maalat, kasi po ang pagkain maalat ay naghahatak po ito ng tubig sa ating po mga cells. Kung saan ito po yung nagdadagdag ng karagdagan po timbang sa ating mga katawan. At yan pong
tubig na nahatak po dahil maaalat kung ating kinakain, eh, kinakailangan po yung mawala sa pamamagitan po ng pagpapatuloy o ehersisyo. No? So, at ang huli pa po ay yung influensya po ng ating lipunan kung saan pinopromote din po natin ang physical activity sa ating pong barangay, kung saan meron po ba tayong mga community-based simultaneous physical activity such as yung mga Zumba or aerobics, ano po, o kaya po yung sports promotion din po sa ating pong mga kabataan. At ang panghuli po ay yung pamamaraan din po kung saan we have public spaces allotted also for walking and biking. Sayon po yung mga ano, sa mga matatanda naman po, yung practices din po natin sa offices, dapat may promotion po tayo ng physical activity para po yung ating pong physical activity practices na dadala din po natin yung sa bahay, no, para kung anong nagagawa sa bahay, nagagawa po sa workplace, nagagawa sa bahay at sa ating pong mga paaralan, no, yung promotion po ng physical education and physical activity. So, yun lang po ma'am, yung maaari nating mabigay na practical na step at suggestions po sa ating mga taga-pakinig. Pagdating sa pagkain naman, Doc Anthony, anong pwede mong mai-suggest na healthy snacks para sa mga bata? So, yung healthy snacks po ma'am, ito po ay bahagi din po ng tinatawag nating complementary feeding sa mga edad po 6 months pataas. Kung saan ang pagbibigay po ng tamang frequency o yung kadalasan ay makakatulong po upang ang isang bata ay hindi po parang naghahabol at ng pagkain. Kasi minsan po, ano lang, agahan, tanghalian, tapos hapunan na po. So yung bata po, maaaring nagkakaroon na po siya ng gutom in between. Kung kaya po, pag ito na po ay panghalian na, bumabawi po siya. O kung kaya naman po, ay hindi po binibigyan po ng almusal po yung isang bata. So ganun din po yung nagiging epekto po nun. Hindi po ito malusog na pagpapakain dahil yung deprivation po tuloy, nagkakaroon po ng senyales po ito sa isang bata na kailangan kong kumain ng mas marami dahil hindi ako nakakain po kanina. So dapat po, ma-meet po natin yung feeding frequency po na nire-recommenda po natin. Sa uri naman po ng pagkain, ang isa pong recommendation naman po ay wala po masyado mga matatamis na inumin o yung sugar and sweetened beverage. Dahil ito po ay unnecessary calories sa isa pong bata at yan naman po ay maaaring hindi po niya magamit. Lalo na po kung wala pong physical na activity ang isa pong bata. No? Nakaupo lang po siya, wala pong pagtatakbo o paglalaro. No? Pangatlo po, yung hindi po dapat pagpapakain ng mga maalat na ulam or pagkain or mga chips po na salted and fried. No? Dahil yung asin po na yan, yung tinatawag po natin sodium content, no? Sa mga delata, sa mga yung nga po yung mga chips or snacks po na nasa mga pakete, ang asin po ay maghahatak po ng tubig, no? At pag ito pong tubig na to ay kumabit po sa mga selula po ng ating katawan, ito po ay nagbibigay ng karagdagang timbang, no? At yung karagdagang timbang po na yan ay mahirap pong mawala sa katawan po na isang bata at ganun din po sa mga matanda. So, the more salty food that you eat, the more water retention that can happen and you can only get rid of that po kung kayo po ay magpapawis, magkakaroon po ng physical activity, no? Alam naman po natin na wala po tayong physical activity. So, kain ng kain ng maalat, hatak po tayo ng hatak ng tubig hanggang sa launan po, palobo na po tayo ng palobo, no? So, yun po naman. Tapos po sa mga magulang, kailangan po natin yung pagbibigay po ng mga prutas at gulay. Dahil ito po ay nagsisilbi din pong fiber sa pagbibuka po ng mga bata at ito din po ay nagdadagdag sa pandamdam po ng pagkabusog, no? Dahil mabigat po siya. At ganun din po, ito din po ay naglilinis din po ng bituka ng bata.
para po yung mga excess po naman sisa sa loob po ng bituka ay para nagsisubi po silang walis, no? Upang yung mga excess po naman sisa ay kakabit po doon para hindi naman po masipsip po ng bituka po nila, no? So, excessive fatty food po is not also healthy para po sa ating mga kabataan. So, lahat naman bagay po ay kailangan in moderation. Moderation, no? Wala naman po talagang strictly bawal, pero minsan po yung mga patikim-tikim, hayaan mo na minsan lang. Minsan po, hindi na siya nagiging minsan, no? Para hong pelikula yan kung gano'ng kadalas ang minsan. So, minsan nawawala na rin po tayo sa monitoring kung kaya napadami na rin po. Tsaka lalo ngayon, Doc, no, sa dami ng mga iba't ibang klaseng sugar sweetened beverages, no, ay yung pa naman ang kadalasang pinapabao ng mga magulang sa kanilang mga chikiting. Dapat talaga maging role model, di ba? Tama po yun. Ang mga magulang at mga caregiver. So, tanong ko lang po, Doc Anthony, ano bang tamang oras sa pagbibigyan ng merienda para hindi masira yung kanilang meal time? So kung ang bata po ay gising na ng alas 7 po or alas 6 po ng umaga, kung tapos kung ang tanghalian naman po natin ay bandang alas 12 po or 11:30, kung pwede po silang pakainin mga 9:30 to 10 o'clock. No? Light snack lang naman light po. Tapos sa hapon naman po, kung ang susunod na hapunan po natin ay alas 7 or alas 6 ng gabi, at ang huling tanghalian po ay 12:30 or 1 o'clock. So mga bandang 3:30 and 3:45, yan po yung mga in-between po na pwedeng pagpapakain. So yun po naman po yun. Eh kung sa gabi pa po, Doc, bago matulog, advisable ba magpakain pa kung gusto kumain ng bata? Hindi po, wala po ako masyadong datos kung ano po yung magiging epekto po ng tawag na lang, mga midnight snack po. I think naman po kung ang kinain naman po ng isang pamilya ay mabigat na sa bago po sila matulog, no? Before bedtime, no? That is sufficient already to last up until po the fasting state po habang sila po ay natutulog. No? So, maaaring hindi na po kailangan, no? Some of our media kasi are also depicting practices in other countries. Like yung iba po na nagtitimpla pa po ng inumin bago po matulog, or meron pa po mga cookies na matatamis din po at nilulublog pa po sa ipang inumin para lang pong snack. No? So those calories may not be any more necessary. No? Mm-hmm. So importante po yung dami po ng kinain sa gabi ay tamang serving size para po sa pangangailangan ng isang bata. At yun naman po ay sapat na po, no? Kung ganun man po, siguraduhin na lang po natin na yung pagising po ng bata sa habang po ay papasok sa paaralan, bigyan po natin ng sufficient calories po for the breakfast para yung pangangailangan po niya habang siya po ay tulog dahil yung po ay fasting state, ma-break po yun. Kaya nga po, breakfast eh. Yung po ang translation po ng almusal, no? Bine-break po natin yung fasting state nung tayo po ay natulog. Doc, may tanong ako. Yung Apo. Sabi nila, pagka daw nagbuntis at nanganak kayong malaki ang weight nung baby, mga 8-9 pounds, Apo. Yun daw malaki ang tendency na maging overweight and obese yung bata. Okay. Yung ano po, fetal macrosomia po yan. No? Pwede po natin. More than 3.8 kilograms yung pinanganak po siya. Ma'am, there are evidences po na actually it's not just those who are born very big, but actually those who are also born very small. Mm-hmm. O yung tinatawag po nating low birth weight. No? So being born very low birth weight, no, less than 2.5 kilos, and being born of high birth weight, more than 3.8 kilograms, no, have certain risk factors, no, towards the development of obesity in adulthood, no. Pero mas marami po on the low birth weight kumpara po sa overweight po ng pagkapanganak, no. Uh-huh. Dahil yung po sa mga pinapanganak po ng overweight or yung mga macrosomic, no, or infants of diabetic mother or gestational diabetes mother,
yung timbang naman po kasi nila ay unti-unti pong nababawasan or yung physiologic weight loss sa mga unang linggo po ng bata, no, pagkalabas po niya sa nanay, no. At yun naman po, provided nagagawa po yung unang yakap or yung paglalapat po ng baby sa dibdib po ng nanay para makasuso po ng maayos. At yung pong breastfeeding naman po ay mabibigay at magagawa po sa rekomendasyon po natin sa mga ospital, maiiwasan po yung ano, yung mga risk po na yung bata po na to ay maaaring magkaroon ng overweight or obesity when they become an adult. Okay, yun. So, malaking bagay po talaga, Doc, yung maternal nutrition, ano? Apo, apo. Para talagang makapagbigay ng magsilang sila ng normal weight ng mga sanggol. Ayan. Ang dami niyo nang na-share, Doc, pero ano po ba ang mga programa ng DOH at iba pang mga agency ng government na tumutugon para ma-address yung patuloy na pagtaas ng obesity sa mga bata? Kasama po ang DOH sa pagsumpo po ng tinatawag nating double burden of malnutrition, mm-hmm. no? At kung titingnan po natin, yung mga preventive strategies to prevent undernutrition are also preventive strategies for overnutrition or obesity in childhood. Kung kaya, ito pong dual strategies are also relevant to childhood obesity prevention. Ang kinakailangan po lang na makahabol ay yung pagpo-promote po ng physical activity among children, especially among the school age and the adolescent age group. At ganun din po yung pagkakaroon po ng presensya ng mga facilities po sa ating pong mga barangay kung saan nandun po ang sports promotion and physical fitness program promotion as well. So ito po ay mga next steps pa po, no, sa pag-uusap-usap po ng mga technical working groups na kasama na rin po dyan ng NMC at ang kanilang secretariat, no? At ito din po ay napapaloob sa ating pong Philippine Plan of Action for Nutrition, no? So marami pa hong assignment ang ating pong sector upang masugpo po ang childhood overweight and obesity. Ganun din po ang NCD sa ating pong mga adult population. Ang nakikita ko nga po, Doc, dun sa sinasabi mo physical activity, yung kasi sa school, ano, parang once a week na lang yata ang physical education. Opo. Parang kulang na kulang talaga yung time na maging active yung mga bata, masyadong punong-puno sila sa academics, no, Doc? Academics, tama. Oo. Po. Opo. So dapat isa yan sa mga mapag-isipan ng ating... Kung hindi ho magawa sa paaralan, baka sa barangay na po siya kailangan mangyari. Sa barangay. Kung saan ang mga barangay officials natin and committees in the barangay would provide opportunities and an enabling environment po para mangyari po ito sa ating pong mga kababayan. Okay. So last question na lang po, Doc. Ano ba ang maipapayo mo sa mga parents upang para mapanatili nilang nasa normal ang timbang ng kanilang mga anak? Una po, ay tignan din po natin ang ating mga sarili bilang magulang. Tayo po ba ay meron din pong body mass index na nangangailangan din po ng atensyon. Atensyong medical, atensyon ng nutrition evaluation. Dahil kung tayo po mismo ay overweight and obesity din po ang ating pong katayuan bilang mga magulang, maaari nating maging po ito denial stage, no, na wala pong problemang pagka-overweight or pagka-obese sa ating pong pamilya. So it takes some form of acceptance. Also, not being parents ourselves, no, we need to model ourselves to so that our children will be able to see us as role models in eating the healthy food, adopting a healthy lifestyle. And of course, given that po, no, we're able to practice what we preach, no. So isa rin po yun. But it's not that easy, no. Kumbaga, our kababayan, lalo-lalo na po mga magulang, ay nangangailangan po ng tulong, no. Paano ba ito magagawa? And kung saan dapat i-maximize po natin ang ating pong community-based support system, kung saan ang ating pong mga BNS at ang ating pong mga women volunteers, no,
will be able to guide families. Ano po yung mga tamang pagkain? Sama ko kayo, meron tayong sabay-sabay na paghataw sa ating pong mga yung Sunday weekend activities, no? So yun po, kasi po kung nawawala po ito mga proseso po na to at presensya sa ating pong araw-araw na gawain, wala akong pamamaraan eh. No? Ika nga, if there's an opportunity for our behavior to change, then the behavior change that we wanted, no, will take place. Mm-hmm. No? So sa ano din po yung pagpipili ng mga masustansyang pagkain. Okay. So ang challenge po natin yung front of pack labeling na tinatawag na how do we guide our parents not to buy this food? Kasi hindi naman ho nila maintindihan yung back of label na tinatawag. No? So, and of course, our media is also instrumental. No? Malaki ang role sa ngayon ng po, media. Na lagana pa po ang iba't ibang mga commercial, mm-hmm. TV advertisements, mm-hmm. Promoting fast foods and promoting sugar-sweetened beverages. And of course, our lifestyle right now has become too social media aligned, no? or oriented na hindi na nakikipag-usap, puro na lang po tayo text. Puro gadget. Or hindi po na pumunta po sa parke, tayo po ay nagkukulong na lang po sa kwarto, naglalaro po ng computer, no? So it's a complex dynamics po of behaviors, of support systems, of the environment, and of course the roles po of the political will of our leaders, no, will be able to help us. So it's such a community, the whole village, to raise a child will not be overweighted. Sandali lang, Doc, ha? Medyo ulit yung ang line. Hello? Choppy siya, yes, choppy. Hello? Nag-choppy yung bandang huli. Yes, ma'am. Okay. So, talagang, Doc, multi-sectoral, it takes the whole community talaga para ma-address natin itong patuloy na pagtaas ng overweight and obesity na nagsisimula talaga sa loob din ng bahay. Okay. So, ang dami nang na-share sa atin ni Dr. Calibo. So, thank you so much, Doc Anthony, sa informasyong shinier ninyo sa amin ngayong hapon. So, meron ka pang panghuling message para sa ating mga listener? Ating pong mga tagapakinig ay, umpisahan na po natin ang tamang hakbang at direksyon upang maiwasan po ang overweight and obesity, hindi lang po sa ating mga kabataan, kundi sa ating pong mga sarili din, no? Panahon na po upang i-review natin ang ating mga kinakain, ang ating pong physical na activity, upang sa gayon po ay maimodelo ho natin ang ating sarili sa ating pong mga anak. At para naman po sa ating mga kabataan, lalong-lalong na po yung mga nag-aaral at mga adolescents, no? Tignan ho natin din yung mga pagkain na sa tingin ho natin ay makakabuti po sa ating kalusugan. At pasa na rin po natin ang wala hong masyadong ginagawa. Ika nga po, marami hong pamamaraan upang magpawis at gumalaw. Nung araw ho, uso pa ho yung mga nagbubunot at nagwawalis po at nagiigid sa bahay. Yung ginagawa ko nung ako'y bata pa. Tsaka naglalaro ng patintero. Naglalaro po ng patintero. Or sa labasan. Pero nawala na ho yan. No? Wala so, na. I think our youth and adolescent and the school age children deserve to also experience all of these things. Mm-hmm. So, these are healthy practices relevant to the development of the child. And hindi lang nga po childhood development, pati prevention of overweight and obesity. No? At saka social development. Yes, ma'am. Social development. Nakikipaghalubilo at nakikipag-interaction po. Ayan. Thank you again so much, Dr. Anthony. Hanggang sa ulitin, ha? Okay, ma'am. Thank you po. Maraming salamat. Mabuhay po ang lahat. God bless po. Inyong napakinggan ang aking panayam kay Dr. Anthony Calibo, Medical Specialist 4 ng Children's Health Development Division ng Department of Health. Diyan lang po kayo at magbabalik ang One Nutrition, One Nation.
Narito na tayo sa commandment number 8. Mangoy, hinahina sa pagkaing maaalat, mamantika at matatamis. May tanong po si Miss Josie. Masama ba kung puro prito kinakain? Oo naman, Josie. Isipin mo ang taba at mantikang maiipon sa puso at ugat mo. At dahan-dahan din sa chicherya at soft drinks. Naku, mahilig pa naman ang mga anak ko dyan. Sanay na sa was ng pagkain habang bata pa. Tumpak, Mangmoy! Sundin ang 10 Commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. One Nutrition, One Nation. Kayo ay nakikinig pa rin sa One Nutrition, One Nation radio program ng National Nutrition Council na napapakinggan sa 45 Nutri-Skwela Community Radio Stations mula Batanes hanggang Tawi-Tawi. Mangungumusta naman tayo ngayon sa isa sa 45 na miyembro ng ating Nutri-Skwela family para sa kanilang station updates. At makakasama ko po sa linya ng telepono si Mr. Dennis Ladres. Siya po ang station manager ng Radyo Kinaiyahan, 97.7 FM sa Malimono, Surigao del Norte upang kumustahin ng kanilang performance. Ayan, isang masustansyang hapon, station manager Dennis! Yes, good afternoon din po, Mama Lo. Ayan, kumusta po ang operation ng Radyo Kinaiyahan mula nung maitatag ito last year? Well, it's going good so far, Mama Lo. Mm-hmm. Nung after each fan installation, di patapos yung building namin. So, just last 2 weeks ago, natapos na yung station natin. Oh, very good. Dito sa Radyo Kinaiyahan po. Opo. So bali bago po yung inyong ano radio station, lumipat po kayo? Hindi po, Mama Lo, the same building lang po, okay. In-enhance lang po namin. Ah, okay. Di pa kasi yun na yung ano, yung announcer's booth halimbawa, yung ibang mga rooms di pa tapos. So ngayon natapos na po, painted na po. Isa lang po natin na ginagawa ng paraan ngayon ay yung tower po na matapos talaga dahil sa ngayon hanggang 40 feet lang po ang height ng tower natin. Di pa po na meet yung standard po, yung 100 ata na feet yung height po. Oo. Kailan niyo po plano itaas ang inyong antenna, Sir Dennis? Actually, Ma'am Malo, we've been contacting the contractor. So, nagpaano na po kami. Pinapadalahan na po namin ng advice yung contractor na sana matapos na dahil kinakailangan talaga para mas malawak naman ang ang coverage po. Uh-uh. Ilang barangay na po ang naabot niyo, Sir Dennis? Pito pa po, Mamalo, pito pa po sa ngayon. So we have 14 barangays. Pero sabi ng karating bayan namin po, like for example, the municipality of Taganaan, may mga kaibigan kasi tayo doon. Opo. Narinig na daw nila yung broadcast namin doon. Ah, okay. So ilang areas nung neighboring municipality. So that's good, nakakarinig din yung outside of Malimono. Opo, Mama Do. Pero inasahan natin na mas malawak pa yung coverage natin pag matapos na talaga yung tower po natin. Ayan. So asahan po namin yan, Sir Dennis, sa Opo, susunod yung updates. So ano-ano po ba yung programa ng Radyo Kinaiyahan? Ano po yung mga paborito na inyong mga listener? Well, Ma'am Malo, yung naipasa natin doon sa tanggapan po na ninyo, yun po ang mga programa. Although meron pong ilang revision lang po. Ang favorite programs po ng ating mga listeners, isan na ito pong yung sa religious side po, yung Oras sa Gracia na ini-air po natin from 6:01 to 7 a.m. So, mga religious ministers po ang nagdadala nito. Mm-hmm. Then ito pong yung istorya ko, tambagi ko from 7 p.m.
to 9 p.m. po. Ano po ulit ito yun, po, Sir Dennis? Istorya? Istorya po, tambagi ko, oo. Ano po yung program na yun? Ano po ito, Mamalo? Parang yung ipaparinig mo po or yung story, yung life story mo, mm-hmm. Halimbawa mga problema, uh-uh. Then the anchor person will give her pieces of advice po. Ah, okay. Yung iba nyo pa pong mga developmental programs. Sa nutrition, ano po yung mga nutrition programs nyo po aside from na One Nutrition, One Nation? Ito pong maayong panglawas. Maayong panglawas. Maayong panglawas, Bulawanong Pupunan. Mm-hmm. How often po ito ang program nyo, sir? Anong oras po ito? From 11:01 morning po hanggang 11:30. It's a 30-minute program mm-hmm. po, Mamalo. At sino po, sir, nag-a-anchor? Yung municipal health office po natin. Kung minsan si doctor, minsan naman yung IMNO natin, Municipal Nutrition Action Officer po. Okay. Then ito pong ikan sa Social Welfare Office, mm-hmm. One of the personnel of the Municipal Social Welfare and Development Office. Mm-hmm. So bibigay po sila ng mga updates po sa ating mga constituents sa kailang iba't ibang activities at saka mm-hmm. programa. Lalo na yung mga focus siguro. Oo. Ano pa po? Meron po kayo para sa mga kabataan, sa mga youth? Actually, dahil hindi pa po naka-take off, Mamalo, pero mm-hmm. Lumapit na po sa atin yung mga SK officials po at humingi ng slot nila. Okay, yeah. So, meron po tayong naka-slot na binigay sa kanila from 4:01 to 5:30 p.m. po. Ang title po ay Pungihom sa Kabataonan, The Voice of the Youth. Araw-araw po ito, Sir Dennis? From Monday to Friday po, Mamalo. Every Monday to Friday po. Mm-hmm. So how about po yung ibang sector? Paano pa po yung ibang sector, Sir Dennis, na nagpo-program sa inyo? Meron pong slot na binigay natin sa for fisher folks and farmers. Mm-hmm. Daily from ano to, Mamalo? Ang title po from 9:01 a.m. to 9:30. Mm-hmm. Uma, ang title po ay Uma, Mag-uuma, Agrikultura. Mm-hmm. Ano ba sabihin nun? Uma is farm. Ah, farm. Mag-uuma is farmer. Farmer. Yeah. Agrikultura, okay. Agriculture, of course. Uh-oh. Ayan. Uh-oh. So, mga senior citizen po. Ano po, Mamalo? Mga senior citizen, tulad ko. Sa mga senior citizens, actually, covered na po sila, Mamalo, sa ito pong programa ng Social Welfare and Development Office po okay, natin. Oo. Mm-hmm. Ayan. So, kumusta naman po ang feedback na nare-receive nyo mula sa inyong mga listener, Sir Dennis? Positive naman po, Mamalo. Sa katunayan po, na when we had the improvement of our radio station, dahil parang almost 2 months ata yon na kinakailangan talaga after consultation with the radio council. Mm-hmm. So nag-off air po kami, Mamalo, dahil sensitive kasi yung mga gamit natin doon. Mm-hmm. Lalo-lalo na sa pagpipintura po. Uh-oh. So ang mga listeners po natin na laging nagtatanong kung ano pong nangyari sa sa station natin, sa mga programa natin, pati dinalaw nila na napakinggan. Oo. So out of that comment, diyan po namin nalalaman, Mamalo, na talagang nakikinig ang mga constituents natin dito. Mm-hmm. Kaso lang sa ngayon, 7 barangays pa po yung makakarinig. Oo. Speaking of Municipality of Malimuno. Mm-hmm. At kumusta naman po, Sir Dennis, ang inyong Community Radio Council? Aktibo po ba sila?
Anong mga plano? Opo, ma'am. Yes, ma'am. Aktibo po yung radio counseling natin. Every now and then, although mayroong schedule na meeting every 2 months ang counseling natin, but if there's really an urgent concern to be discussed, yun po, nag-meet naman po yung counseling natin to discuss the issue. Halimbawa, yung programa na hindi ata regular yung ano, yung pag-host, oo. Dahil may isang programa na binigay natin sa academ, pero sabi po ng campus director nila, dahil daw busy yung vocal person nila, yung inatasang mag-anchor. Mm-mm. So, yun, we approach and discuss with the campus director na kung halimbawa hindi naman talaga nila kaya yung step na binigay natin sa kanila, pwede nating papalitan. So, yun nga, nag-discuss ang radio council. Para sa ganun, hindi masasayang yung oras po. Oo. Maganda po yung ganung nadidiscuss para nagagawa nyo ng solusyon yung mga kung ano man mga concerns para patuloy po yung operation ng ating radio station. Ayan. So, okay po, Mamalo. We'll hear more updates sa inyo pag nagkita-kita po tayo sa ating national conference sometime in November. Ang ano lang po natin, thankful lang po tayo sa local government unit, sa municipal government, to be exact, dahil very supportive po sila sa operation ng ating radio station. Oh, in fact, ang ginawa namin dito, we make it certain na kasali po sa annual budget ng municipality yung maintenance and operation po ng ng radio station natin. Mm-mm. Dahil importante po yung budget. Maganda po yun. Yes, Mamalo. Talagang suportado po tayo ng ang ating registration ng ating local government unit. Ayan, maraming salamat po kay Mayor. Diba? At saka, Sir Dennis, na-receive niyo po yung advisory namin tungkol doon sa Nutri-Skwela Awards? Wala pa po kaming na-receive, Mamalo, written communication. In-email po yun, in-email. Check niyo po yung email niyo, Sir Dennis. Opo. Okay. Para makasend po kayo ng inyong entries. Ganon din po sa ibang radio station na nakikinig sa atin ngayon. Okay po. Okay. So, sige. Pupuksan ko po bukas. Ayan. So, maraming salamat po sa inyong update, Station Manager Dennis. Thank you meron po kayong panghuling message sa inyong sa ating mga listener mula Batanes hanggang Tawi-Tawi? Well, unang-una po, talagang beneficial po itong committee radio na itatag ng Department of Health through the National Nutrition Council nationwide, dahil nakakatulong ito po, lalong-lalo na sa pagbibigay ng information sa ating mga constituents relevant to development and health na matters. So, sana din po tangkilikin ito ng ating mga local constituents dahil ito naman po ay programa ng ating gobyerno, ng ating pamahalaan para rin sa ikabuti ng ating mga mamamayan po. Okay, thank you again Sir Dennis and see you soon. Kumusta na po lang Mamalo. Sa lahat? Thank you. Okay. Inyo pong napakinggan si Station Manager Dennis Ladres ng Nutri-Skwela Radio Kinaiyahan 97.7 FM. Maraming salamat po sa paglaan nyo ng inyong time upang ma-share sa amin ang updates sa inyong station na itinatag ng National Nutrition Council in partnership with the local government of Malimono, Surigao del Norte. Sana ay patuloy pang maging maayos ang operation ng inyong station. At huwag po kayong aalis mga kanutrisyon dahil sa ating pagbabalik, ibabahagi na ni Recipe Princess Cathy ang masarap at masustansyang recipe of the week.
Mangmoy, kanina pa tumatawag itong si Miss Eloisa. Good morning, Miss Eloisa. Mangmoy, kapag may edad na, kailangan pa ba mag-exercise? Dapat. Commandment number 9, panatilihin ang tamang timbang. Sa pagtanda natin, bumabagal ang metabolismo. Kaya dapat bantayin ang ating timbang. Mag-ehersisyo, maglakad, magsayaw. Talaga? Mangmoy, pwede ka bang maimbitang mag-ballroom dancing? Ha? Sundin ang 10 Commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. One Nutrition, One Nation. Welcome back sa One Nutrition, One Nation. Halina at alamin natin ang isa na namang katakam-takam at masustansyang lutuin mula sa ating recipe princess, Cathy. O ano nga ba ituturo mo sa amin ngayong araw, Miss Cathy? Yes, Ma'am Malu. Isang kakaibang twist na naman sa isang Filipino dish na paborito ng lahat, mapabata man o matanda ang recipe natin ngayong hapon. Kaya mga kanutrisyon, makinig ng mabuti at sabay-sabay nating ihanda ang veggie lumpiang Shanghai. Wow, lumpiang so, Shanghai. Medyo marami-rami yung sangkap na kakailanganin, kaya naman ihanda na po ang inyong mga panulat at papel. So para sa mga ingredients, kakailanganin ng 2 tasang giniling na karne, pwede ang baboy o kaya baka, 3/4 na tasa ng hipon, suwahe, hiwain ito sa maliliit na piraso, kalahating tasa ng kinchay, hiniwa ng manipis, 2 at kalahating tasa ng kalabasa na hiniwa sa maliliit na strips, 1/4 na tasa ng kamote, hiniwa sa maliliit na strips, 2 tasang dahon ng malunggay, 1/4 na tasang harina, kalahating tasang sibuyas, hiwain ng pino, kakailanganin din natin ng 5 itlog, batihin itong itlog, 1 kutsarang toyo, kalahating kutsaritang paminta, 1 karampot na iodized salt, 3 tanda ng lumpiang wrapper. So, mga 20 piraso ito sa bawat tanda. At saka, kailangan din natin syempre ng vegetable oil. So, mga 4 na tasa. Kung nagluluto na kayo ng lumpiang Shanghai, kayang-kaya nyo na rin itong gawin. Kasi ang gagawin nyo lang ay una, pagsamasamahin ang lahat ng sangkap sa isang bowl at haluing mabuti. Pagkatapos haluin ay maglagay na ng 1 kutsarang mixture sa lumpia wrapper at balutin ito. Iprito ang mga veggie lumpiang Shanghai hanggang sa maging golden brown. Patuluin o kaya i-drain ang mantika pagkatapos. Ganun lang po kadali mamalu ang pagluluto ng veggie lumpia Shanghai. Ang reseping ito ay makagagawa ng 20 dulot na may 3 piraso bawat dulot. Ayan, maraming salamat Recipe Princess Cathy. Aban, tiyak na magugustuhan ng mga bata yan, ano, dahil hindi lang masarap, masustansya pa. At maraming serving na magagawa. Parang pwede to Cathy pang handaan, ano? Yes, to isang ako. Recipe na to. Kasi marami siyang magagawa. Kaya mga magulang dyan, pag birthday ng inyong anak, ito na lang po ihandaan nyo dahil tiyak na makabubuti pa ito sa kalusugan nila at ng buong pamilya. One Nutrition, One Nation. Mga kanutrisyon, natapos na naman ang isang episode na puno ng kaalaman tungkol sa wastong nutrisyon. Nahatid ng One Nutrition, One Nation, isang radio program ng National Nutrition Council. Sana ay ating naunawaan ang mga kahalagahan ng issue ng obesity sa kabataan at kung bakit ito kailangang agapan. Tandaan po natin, cute man silang tingnan pero hindi po mabuti sa mga bata ang labis na timbang at katabaan. Maraming salamat kay Dr. Anthony Calibo, Medical Specialist for ng Children's Health Development Division ng DOH sa impormasyong ibinahagi niya sa araw na ito. Thank you rin kay Station Manager Dennis Ladres ng Nutriskwela Radio Kinaiyahan 97.7 FM sa kanyang update sa operasyon ng ating istasyon na itinatag ng NNC in partnership with the local government of Malimono, Surigao del Norte. Pagpatuloy nyo lamang po ang inyong mahusay na gawain. Maraming salamat din kay One Nutrition Reporter at Recipe Princess Cathy Villanueva, sa aming production staff na si Ira Dominic Guerrero at sa aming program manager na si Miss Jovi Raval.
At syempre, maraming salamat po sa inyong lahat na patuloy na nakikinig at sumusuporta sa One Nutrition, One Nation. Mga kanutrisyon, nais din naming malaman ng inyong mga komento o suhestyon para sa higit na ikagaganda ng ating programa. Kaya text lang po kayo sa 0929-157-7034. Pwede rin po kayong bumati sa amin o magpadala ng bati sa inyong mga kamag-anak, mga BFF, at sa inyong mga mahal sa buhay. Libre po yan at walang bayad, buong Pilipinas pa. Hello, Nanay Lydia. Nakikinig yan lagi sa Radyo Katabang sa Vinson's, Camarines Norte. At maging updated din sa aming gamit ang social media. Hanapin nyo lamang po at ilike sa Facebook ang One Nutrition, One Nation, pati na rin ang official Facebook page na National Nutrition Council Official. Mari nyo rin pong balik-balikan ang ating mga episodes sa Facebook at sa aming YouTube channel, kaya subscribe na sa One Nutrition, One Nation. Ipagpatuloy ang pakikinig dito sa One Nutrition, One Nation dahil gagawin naming masustansya ang inyong Miyerkules. Hanggang sa muli, ito po si Malu Enteria sa ngalan ni ASEC Bernie Flores, Executive Director for ng National Nutrition Council, na sa tuwi na ay nagpapaalalang sundin ang 10 Commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Inyong napakinggan ang programang One Nutrition, One Nation. Talakayan at balitaang pangnutrisyon at pangkalusugan ng bayan. Makinig muli sa Miyerkules, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Programang One Nutrition, One Nation.